Hey there, goalies! Welcome back to my YouTube channel, and Mian Vlogs is back again for another video. So for today's video, it's gonna be another food review. So itong theme ng pagkain natin ngayon is Korean. Wow. Alam kong kalat na rin siya ngayon sa social media, mapa-Facebook man or Instagram. So marami na rin gumagawa ng food review, lalo na rin sa YouTube. But then, titikman pa rin natin siya, and gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung magiging verdict ko. Merong mga nagsabi kasi na hindi siya worth it. Merong mga nagsabi na pwede na. May mga nagsabi na masarap naman. So for today, malalaman natin yan. But before anything else, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit that subscribe button below and i-ring mo na rin yung bell para maging updated ka every time na mag-upload tayo ng bagong video. So ayun na nga, malalaman natin kung ano ba yung magiging review ko, kung yay or not. Without further ado, let's get to it. So sa McDonald's ay naglabas recently ng kanilang set na Korean. So meron tayo ditong Korean burgers na chicken and beef. Meron din tayong strawberry banana na sundae. Wow. And meron tayong fries na honey butter. Sila yung bagong labas na bundle, which is nalabas noong April 5. And mabibili mo siya ng meal. Pwede ka rin bumili ng a la carte. And then I think available din siya sa McDonald's for delivery. And then meron din silang mga discount if you have the McDonald's up, so you can redeem dun sa branch nila. So syempre bago yon, hindi mawala ang wonton. お前はもう死んでいる。 So, nakita niyo na nga yung montage and mukha namang masarap siya. Last time yung Japanese, meron silang ebi, which is yung shrimp, and then meron silang beef lang na burger. Wow. So ngayon meron tayong chicken and meron tayong beef. Ito yung beef. Okay. And then ito yung Thai chicken pork. Ayan, makikita niyo. Strawberry banana na sundae, pero pink siya eh. Para lang siyang pink na nasa deep nila. Pero ito ay strawberry banana. Wala lang mukhang banana. So, I hope na may lasa siyang banana. And then, meron tayo ditong fries. Ayan. Meron siyang kasamang powder na honey butter. Ihahalo mo na lang siya dito mamaya. Hindi nga pala ako mahilig kumain ng fries, pero titikman pa rin natin siya. So, disclaimer lang, hindi po ito sponsored ni McDo, ah. Pero McDo, baka naman. Tikman na rin siguro natin muna si Sunday. Ayan si Sunday. Dahil tunaw na siya. And, mainit yung panahon. So, tikman na natin. So, ito siya. Ayan. 35 pesos to kapag a la carte. So, marami naman siya. Usual na vanilla sundae. And, nilagyan ng strawberry banana. Mas masarap siguro itong mas buo siya. Natunaw na kasi siya. Pero yun, ang review ko, usual na creamy na sundae. Creamy naman kasi talaga yung mga sundae ni McDonald's. Ang napinsin ko sa consistency nung, I think, cereal, para siyang yung dip na nabibili sa McDo, yung for 15 pesos, yung sundae cone na mayroong dip. So, ganun yung consistency niya. And yung mga ganun, matamis siya talaga. And then, yung strawberry, yung in-expect kong strawberry nila is yung, alam niyo yung ganito, na strawberry sundae. Yung meron talaga siyang mga buto ng strawberry. May pagkaasim, hindi lang siya matamis. Actually, more of maasim talaga yon. And favorite ko yun sa McDo. Wow. And then, matamis siya, matamis sila pareho. Tapos, malalasahan mo sa una si banana. For me, nang ibabaw, siguro yung tamis, nang ibabaw talaga siya. Yung strawberry, medyo
na-disappoint ako dun sa lasa niya. Kasi ina-expect ko na maasim, tapos yung banana, yung matamis. Tapos may flavor kasi talaga si banana, nakakaiba. Siguro, ang rate ko dito, 7.5. Pero siguro kung natikman ko to ng mas malamig, baka tumaas siya. Pero para sa akin, mas gusto ko siguro yung si strawberry maasim. Kasi pareho silang matamis. Matamis na rin si Sunday. So umaapaw talaga sa pagiging matamis. Hindi ko in-expect na yung consistency niya is yung parang deep. Basta, si strawberry, hindi ko masyado bet yung pagka-strawberry niya. Sana yung maasim. So banana lasa ko naman. Siguro for 35 pesos, mas gusto kong i-avail na lang si original na strawberry sundae kesa sa strawberry banana. Pero try nyo rin, baka magustuhan nyo. So, next natin, fries. Mamaya na tayo mag-proceed sa main event. So, ito si fries. Wow! Yung sinashake-shake-shake. So, sabi nila, dati raw, nilalagay na raw yung powder dito. Pero ngayon, meron na silang provided, which is good naman dahil fix na yung amount ng powder na ilalagay mo dun sa fries. May butter. So, ang usual kasi na flavor ng fries nila is cheese and barbecue. And given naman na hindi rin ako mahilig sa fries, hindi ko sila natitikman. So, lalagay na natin siya. Ayan. So, ito yung powder nga. Yung powder nga is dilaw. Syempre, honey butter. Okay. So, ayan siya. Ayan. So, ito-shake na natin siya. Okay, so, ayan na siya. So, tikman natin siya. So far, enough naman yung powder para dun sa fries. Masarap yung powder. Although, di talaga akong mahilig sa fries. Kumakain ako, pero hindi akong mahilig. So, as much as possible, iniwasan ko na lang din siya kainin. Kasi hindi ko siya mauubos. Pero ayun, I think magugustuhan niyo to. Masarap yung lasa niya eh. May... hindi ko ma-explain yung lasa. Pero masarap yung powder. Yung powder na gustuhan ko. Honey butter talaga yung lasa niya. Hindi masyado makita, pero enough talaga yung powder para sa fries. So good soon. Pero masarap siya. Masarap goldies. Hindi ako mahilig sa fries, pero nagustuhan ko yung powder. So, I think magugustuhan to ng mga mahilig sa fries. Lalo na ang favorite ko yung fries. Another kind ng flavor ng fries yung meron kayo. Rate ko 9. Hindi talaga ako mahilig sa fries, pero nagustuhan ko siya. So, for me, it's 9. Honey butter siya, pero feeling ko may mas ilalasa pa na ganun. Pero worth it naman na siya. 65 pesos yata yung medium nito ng a la carte. Pero nabili ko siya ng bundle with K-Chicken Burger. So, ang kasama doon, K-Chicken Burger, sundae, fries, and drink. So far, nagustuhan ko to. Wow! And ma-recommend ko siya sa mga kalala kong mahilig mag-fries. So, next natin is burger. Beef burger muna tayo dahil yun yung existing talaga kay McDo. Although, meron na silang chicken burger, meron din sila yung malaki. Panlaban talaga nila yun sa Zinger. Paborito ko talaga before yun, garlic chicken na yun. Sarap nun. Kaso inalis nila. So, eto na. Eto na si beef. Unahin muna natin si beef. Kasi, syempre, yun yung usual na binibenta nila, beef. Ang cute. Parang supot. Hindi talaga siya mahuhulog. Ina-expect ko dito, may Korean factor. Sabi nila meron daw kimchi or gochujang. Hala, yung sauce. Napunta dun. Umaapaw siya sa sasa. Ito, commended naman. Ang ganda ng packaging. Pero for me, wala siyang Korean vibe. For me lang naman ah. Hindi ko ma-feel yung Korean vibe dito. More of, siguro Japanese pa nga yung vibe. Makikita niyo, meron siyang mga Hangul. Wow. Wala man ako masyadong problema sa packaging. Ang mahalaga sa akin yung food. So, ito na siya. Kagatan ko na siya. Sorry. Pero ayan, kitang-kita niya naman na orange siya. Sabi nila, kimchi sauce daw yan. Or gochujang, hindi ko sure. Pero mukha siyang cheese whiz na sauce. Ito, makikita niyo rin yung egg. Yan. So, tikman na natin. Itong black bun. Hindi na ako masyado nag-expect sa black bun na may lasa siya. Dahil natikman ko na yung ganitong black bun sa KFC. Meron silang ganitong burger dati for limited time lang. So, ayun. Tikman natin siya. Amoy mo talaga agad yung sauce. Amoy kimchi siya. Pero... medyo messy lang talaga kain. In fairness, ang sarap ng pagkakaluto ng egg. For the bun naman, sakto lang.
normal na ba? Malambot, nothing special. Yung sauce lang talaga. Masarap siya for 145. Pero I think hindi na ako mag-avail next time. Okay na yung na-try ko siya. Makapal naman yung egg, yun yung poached egg nila. Pero okay na rin, yung kimchi sauce lang yung naging adding factor. Ang sarap yung sauce niya. May anghang factor. Hindi super anghang. Tolerable. And then may pagkamatamis siya. Wala namang asim factor kagaya ng sa kimchi. So far, masarap. For me, 8 out of 10. Next natin, si chicken. So, medyo nag-expect ako dito sa chicken burger nila. Natikman ko na yung chicken burger nila, yung ala zinger. Yun, panlaban talaga yun sa zinger ng KFC. Although, hindi ko alam bakit hindi siya ganun nabigyan ng spotlight. Pero for me, yun talaga yung good find sa McDonald's. Paborito ko talaga yun. Yun kasi 130 pesos. Ito 145. So, ito siya. Iba naman yung, parehas lang yung packaging. Ano pala to, nababaliktad. So, kapag chicken, iyaharap nila yan. Kapag beef, fairness, makapal naman yung packaging. May sauce din siya. Mas messy lang siguro yung sa beef. And, makikita nyo, medyo hindi bilog yung form niya dahil yung chicken is mahirap din man talaga i-form ng bilog. Unlike yung burger, bilog na talaga siya. So, ganyan yung itsura nung Korean chicken burger. Wow. So, as usual, meron tayo ditong black na bun, which is, sabi ko nga, wala namang flavor, huwag na tayo mag-expect. And then, meron tayong kimchi sauce, meron tayong chicken burger. So, meron din yatang cheese. Yan, meron ding lettuce. And, may cheese! Uy, may cheese. Okay, so mas bet ko to kasi may cheese, tas may chicken. So, tikman na natin. Parang dito dapat mas marami yung sauce. Nakulangan ako sa sauce. Doon naman umaapaw sa kabila. Yung chicken nila, hindi siya super juicy compared sa Popeyes. Kasi kinocompare nila to sa Popeyes. Well, sa Popeyes, 199 yung each. Pwede na siya. Kung gusto mong different kind ng chicken burger, yung mayroong sauce, mayroong cheese. Pero, crispy siya. Ako, ang rate ko dito sa chicken burger, Korean chicken burger ni McDo, I think it's 8.5. Nakulangan ako sa Korean vibe, sa sauce siguro. Crispy naman yung chicken, tapos masarap naman kasi talaga yung chicken burger nila. Masarap din yung cheese. Kulang lang talaga sa Korean sauce. And kaya siya naging 8.5 kasi, di ba 8 kanina yung beef, 8.5 to. Mas bet ko to na isama dun sa Korean sauce. I think mas malalasahan ko yung Korean vibe. Pero ayun, overall, worth the try naman din siya and nagulat na lang din ako kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. Ang dami nag-review nito. I think worth the try itong chicken burger. Siguro, padagdag niya ng sauce. And then, yung fries, marirecommend ko rin yung fries para sa mga mahilig kumain ng fries. Meron siyang factor talaga na honey butter. Honey butter talaga. Malalasahan mo yung butter. Yung honey is yung matamis. Sana nagustuhan niyo itong food review na to. If you did, don't forget to hit the like button below. And of course, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please hit that subscribe button below. And i-ring mo na rin yung bell para ma-update ka every time that I'll upload new videos. So, I think that's it for this food review. Meron akong mga nagustuhan, meron akong hindi nagustuhan. Let me know in the comment section below if anong masasabi nyo rito, kung natikman nyo na ba siya. But, I hope to see you on my next videos. Take care and stay safe, Goldies. Bye! Woo!